Khalil TV. Kailanman ay hindi ko hinamak ang aking husband ng kasing lalim ng ginawa ko noong sandaling iyon. Kung may kapangyarihan ang titig na magsugat, ang katawan niya ay puno ng mga butas ng bala mula sa matalim na tingin na itinuro ko sa kanya. Ang kanyang pakikipagrelasyon sa kanyang sekretarya ay isang bagay, ngunit ang pagbibintang sa akin ng pagtataksil ay isang buong ibang antas ng pagkakanulo. Kahit na hindi niya ako pinagbuhatan ng kamay, parang isang brutal na sampal sa mukha ang mga akusasyon niya. "Niloloko ka," sabi mo. Hindi ko napigilang matawa, nakatawa-tawa ang ideya. "Huwag mo akong pagbintangan ng isang bagay na ginagawa mo sa likod ko." Parang hindi man lang nakarating sa kanya ang mga salita ko sa pag-uulit niya. "Bakit mo ako niloko, Monica? Isang sampal ang binitawan ko." Tumama ang mga palad ko sa pisngi niya bago ko pa napigilan ang sarili ko. Ang lakas ng sampal ko ay nag-iwan ng pulang baka sa kanyang mukha, dahilan para mapawi sandali ang kanyang composure. Wala akong naramdamang pagsisisi, tanging pagnanais na maghatid ng panibagong sampal sa kabilang pisngi niya sa kahit na bagay. Ngunit kahit na iyon ay hindi sapat, higit pa sa isang sampal ang nararapat sa kanya. Bakas sa mukha niya ang pagkabigla ng marahan niyang hinahaplos ang lugar kung saan naroon ang palad ko. Nabaluktot ang kanyang ekspresyon sa galit, ngunit sa aking pagtataka, nagpipigil siya sa pisikal na paghampas sa akin. "Bakit? Bakit kailangan mo akong lokohin? I deserve to know the truth, Monica." "Damn you, Gabriel Anderson. How dare you accuse me of things I never did?" Napaluwa ako ng mapait, pinipigilan ang frustrated na luha. "Stop blaming me for your mistakes, Gabriel." Mapait na tumawa, hinigpitan ni Gabriel ang hawak sa kamay ko, ayaw akong bitawan kahit anong pilit ko. "Akala mo ba hindi ko malalaman?" Ngumisi siya. "Hindi ako ang sumira sa kasal natin, Monica. Ikaw iyon." Pag-akusa niya, nababanaag sa kanyang mga mata ang malalim na pakiramdam ng nasaktan at pagtataksil. Naikuyong ko ang aking panga, namumuo ang frustration sa loob ko. Paano niya magagawang biktima kung siya mismo ang gumawa ng mga aksyon na inakusahan niya sa akin? Sawang-sawa na sa walang katapusang ikot ng pagtanggi at maling mga akusasyon, pinandilatan ko siya ng isang matinding titig na maaaring mag-freeze kahit sa maalab na kailaliman ng impyerno. Na may kalmadong kilos, sinalubong ko ang tingin niya sa ulo. "No, Gabriel," mariing sabi ko. "Ikaw ang sumira sa relasyon natin sa pamamagitan ng paghingi ng divorce. Binabato mo ako ng paratang para maibsan ang sarili mong kasalanan. Gusto mong ako ang sisihin sa bigong pagsasama natin, but I refuse to let you drag me down. Nabusog ako sa mga laro mo. Stop lying. Alam kong niloko mo ako ng kapatid ko." Hindi ko napigil ang humagalpak ng tawa. Akala ko ay marami na akong narinig na katawa-tawang mga akusasyon mula sa kanya, ngunit ang pag-aangkin na niloko ko ang sarili niyang kapatid ay ang pinakawalang katotohanan at nakakaaliw. "Ni minsan hindi kita niloko," ipinahayag. "Hinding-hindi kita ipagkakanulo kahit may maglagay ng baril sa ulo ko." "I'm not like you, Gabriel. Kung hindi ka naniniwala sa akin, nasa iyo ang problema, hindi sa akin." "Ikaw," itinaas ni Gabriel ang kanyang braso sa ere, nakahanda ng hampasin, at inihanda ko ang aking sarili para sa inaasahang suntok, napapikit ako ng mariin. Gayunpaman, hindi dumating ang inaasahang welga. Maingat kong iminulat ang aking mga mata nang makita ko ang kamay ni Gabriel na bumababa pabalik sa kanyang tagiliran. Bigla siyang tumalikod at padabog na lumabas ng pinto, padabog itong isinara sa likod niya. Lumabas siya ng kwarto, pero hindi tumitigil ang panginginig ko. Sigurado akong sasampalin niya ako. Nanginginig, dahan-dahan akong pumunta sa kama at bumagsak dito bago bumigay ang mga paa ko. Hindi ako makapaniwala na inakusahan ako ng sarili kong asawa na may relasyon sa kanyang kapatid. Hinding-hindi ko siya pagtataksilan ng ganoon. Habang isinubsob ko ang aking mukha sa aking mga kamay, patuloy na umaalingaw-ngaw sa aking isipan ang mga nakakalokong akusasyon ni Gabriel at nahirapan akong makagalaw sa kanila. Maaaring may isang taong sumusubok na sabutahe ang aming relasyon sa simula pa lang. Kung gayon, sino kaya iyon? Isang mahinang katok sa pinto ang nagpatigil sa aking pag-iisip. Mabilis kong pinunasan ang mga luhang tahimik na tumulo sa aking pisngi at nagmamadaling binuksan ang pinto. Nakatayo sa harapan ko ang isang staff ng hotel, nakasuot ng eleganteng royal blue na blouse at pencil skirt na hanggang tuhod. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapin sa likod ng isang asul na ribbon. "Nandito ako para ihatid ang tanghalian mo," anunsyo niya. Binuksan ko ng mas malawak ang pinto para magbigay ng sapat na espasyo para itulak niya ang food trolley pasulong. Wala akong natatandaang nag-order ako ng kahit ano. Inikot ng hotel attendant ang food trolley malapit sa glass table bago sumagot. "Mr. Anderson ordered it for you, ma'am.
Hindi ka pa daw nakakain at pinahatid ako ng pagkain dito sa kwarto, paliwanag niya, maingat na inilipat ang laman ng trolley at inilagay sa ibabaw ng mesa. Nagulat ako nang umorder siya ng pagkain para sa akin. Siguradong naubos na siya sa guilt dahil sa muntik na niyang paglapat ng kamay sa akin. Ginagawa niya ito para mabawasan ang guilt na iyon. Nang matapos ilagay ng staff ng hotel ang lahat sa mesa ay bumalik ang tingin niya sa akin. Kung kailangan mo ng tulong ko, mangyaring huwag mag-atubiling tawagan ang front desk, ma'am. Magalang siyang naglakad patungo sa pinto at nawala sa likod nito. Nagtataka sa menu ng hotel, pumunta ako sa mesa para tingnan kung ano ang inihanda nila. Bagamat hindi ako nakakaramdam ng gutom, ang nakakaakit na bango ng mainit na pagkain ay nagpatibok sa aking tiyan. Napag-isip-isip ko na kakaunti lang pala ang kinakain ko habang nakakonfine ako sa ospital. Umupo ako sa upuan at kinuha ang mga kubyertos. Sari-saring ulam ang napakaganda sa harapan ko, at lahat iyon ay paborito ko. Ngunit ang ulam na pinakakapansin-pansin sa akin ay ang paboritong food chapsoy ni Mommy, at ang aking. Napaluha ako sa tanawin. Ang presensya ng kanyang paboritong ulam ay nagsilbing isang masakit na paalala ng kanyang pagkawala. At natagpuan ko ang aking sarili na nawawala ng gana. Kung buhay lang ang mami mo, hindi niya gugustuhin na magutom ka, sabi ng isang bahagi ng utak ko. Nagugutom ako at kailangan kong makabawi ng lakas ng mabilis, kaya sa wakas ay nagpa siya akong kumain. Kung nandito lang sana si mami sa tabi ko, hindi ako magiging malungkot. Napaisip ako habang nakatitig sa pagkain. Tiyak na masisiyahan siya sa pagkain na ito kung nabubuhay pa siya. Nagsimula ako sa mushroom soup, ang pampagana. Napakabango at lasa nito kaya naubos ko ang laman ng maliit na mangkok sa loob ng ilang minuto. Kumakalam ang sikmura ko sa gutom, gusto ng mas maraming pagkain ngayong may lasa na. Kaya't nilagyan ko ng kanin at ulam ang aking plato at kumain ng buong puso upang mabusog ang gutom na gutom ko. Nang matapos akong kumain, tinakpan ko ng mga plato ang hindi natapos na pagkain, at uminom ng isang basong tubig. May natira pang slice ng cake para sa dessert ko, pero busog na ako. Napagpasyahan kong ubusin ito pagkatapos maligo, para ipares ko ito sa isang bote ng vintage red wine na kasama ng food trolley. Dahil dito, tumawag ako sa front desk at humiling ng isang staff na kunin ang mga maruruming pinggan. Wala pang isang minuto, nakarinig ako ng katok sa pinto, senyales na dumating na ang staff. Galit man ako kay Gabriel, hindi ko maitatanggi na karamihan sa mga tauhan niya ay magaling. Mabilis na nag-clear ang staff ng mesa at kinuha ang lahat sa kanya, nag-iwan sa likod ng isang baso ng alak, isang slice ng red velvet cake, at ang bote ng vintage wine. Nagpasalamat ako nang matapos siya at pinagmasdan ang pagtutulak ng food trolley sa pinto. Wala na akong magagawa kaya nagpa siya akong manood ng TV para maging abala ang sarili ko. Namiss ko si Mommy, how I wish na nandito siya kasama ko. Niyakap ko ang unan ko at hiniling na sana siya na. Ano kaya ang ibibigay ko para may akap ko siya ulit? Pinunasan ko ang mga luhang hindi ko na malayang tumulo sa aking pisngi. Ayaw ni Mommy na malungkot ako. Kailangan kong maging matatag para sa kanya. Pagkatapos ng isang nakakapagod na araw, sa sobrang pagod ko ay nakatulog ako sa kalagitnaan ng palabas sa TV, ngunit hindi nagtagal ay naputol ang aking pahinga. Nagising ako sa malakas na tunog ng pagring ng phone. Parang pamilyar ang ringtone. Umupo ako at inaantok na inabot ang telepono, ngunit habang ginagawa ko iyon, dumausdas ang kumot sa aking mga balikat at nahulog sa sahig. Kumunot ang noo ko. Wala akong maalala na nagtalukbong ako ng kumot bago ako nakatulog sa panunood ng TV. Speaking of which, tumangala ako at nakita ko ang refleksyon ko sa screen ng TV. Mas lalo akong sumimangot, nakaramdam ako ng panginginig sa aking gulugod. Bakit nakapatay ang TV? Sino ang nag-off nito? Isang staff ng hotel. Huminto ang pagring ng telepono nang mahanap ko ito. Akala ko hotel phone, pero cellphone pala na nakatago sa likod ng lampshade. To be precise, cellphone ni Gabriel iyon. Natamaan tuloy ako ng realization, pumasok si Gabriel sa kwarto ko nung natutulog ako, at umalis bago ako magising. Hindi lang siya pumasok sa kwarto para patayin ang TV at nilagyan ng kumot ang natutulog kong figure, humiga pa siya sa tabi ko, habang natutulog ako. Gulo-gulo ang mga bedsheet sa kabilang side ng kama. Kaya siguradong nandito siya. Ang hindi ko maintindihan ay kung bakit. Para sa anong dahilan ng aking malapit ng maging ex-husband ay mag-abala pa rin sa maliliit na pagkilos ng pangangalaga para sa akin. Ano ang iniisip niya? Hindi ko alam kung bakit siya pumunta sa hotel room ko para lang umalis pagkatapos, nang hindi ako hinintay na magising. Dapat naghintay siya ng ilang oras bago siya umalis, para mapag-usapan namin ang aming divorce. Napagtanto kong nag-aksaya ako ng oras sa pag-iisip sa kanya, sinubukan kong iwaksi ang lahat ng iniisip tungkol sa kanya, ngunit hindi ito matagumpay, dahil hawak ko ang kanyang cellphone sa aking sariling mga kamay. Marami pa akong tanong, nakalimutan niya ba ang phone niya?
O sadyang iniwan niya para hanapin ko. Nagulat ako nang ma-access ko pala ang phone ni Gabriel. Kailan pa nakalimutan ni Gabriel na i-lock ang phone niya? Pagkatapos ay swipe ang screen pataas, madaling na-unlock ang telepono. Isang serye ng mga hindi pa nababasang mensahe ang nag-pop up, na lahat ay nanggaling kay Angela. Kumunot ang noo ko, lahat sila ay naglalaman ng parehong mensahe. Gabriel, nasaan ka? Gabriel, sagutin mo ako. Gabriel, nasaan ka? Nataranta ako, di ba magkasama sila? Lalong lumalim ang pagkunot ng noo ko. Kung hindi kasama ni Gabriel si Angela, nasaan siya? At isa pa, bakit ko paaalalahanin ang lalaking dumurog sa puso ko? Sabi ko sa sarili ko sabay hampas ng phone sa table. Kung tutusin, hindi naman bata si Gabriel na dapat kong alalahanin. Siya ay nasa sapat na gulang upang hanapin ang kanyang sarili, siya ay nasa sapat na gulang upang magkaroon ng isang relasyon at humingi ng divorce. Ang isyo niya kay Angela is none of my business. Wala akong pakialam kung may away sila. Tinalikuran ko ang telepono, napagpasyahan na maligo. Stressed out na ako simula umaga. Marahil, ang pagbababad sa maligamgam na tubig ay makakatulong na mabawasan ang ilan sa aking stress. Naglakad ako papunta sa banyo at nilagyan ng maligamgam na tubig ang tub, inilagay ang alak at cake ng maingat sa gilid ng tub upang masiyahan ako sa mga ito habang nagbababad. Nang halos mapuno na ng maligamgam na tubig ang tub, pinatay ko ang gripo at nagbuhos ng moisturizing milk na may honey sa tub upang paginhawahin ang aking pagod na balat. Bilang karagdagang karangyaan, nagwiwisik ako ng mga red rose petals sa ibabaw ng tubig na pampaligo. Hinubad ko ang aking mga damit at nahulog sila sa isang buntan sa sahig. Wala akong suot maliban sa undergarments ko habang nakaharap ako sa full-length mirror. Payat at matangkad ang babaeng nakita ko sa salamin, pero hindi siya yung tipong ipagyayabang ng kahit sinong lalaki sa mga kaibigang lalaki sa kausap nito. Payak ang hitsura niya, puti ang balat, manipis ang labi. Sa pangkalahatan, siya ay kahawig ng isang multo sa kanyang hitsura. Hindi ka pangit, Monica. Hindi ka lang marunong magayos at mag-makeup para gumanda ang sarili mo. Determinadong sabi ko sa babaeng nasa salamin. Inialay mo ang iyong buhay para pangalagaan ang mga taong nakapaligid sa iyo na kinalimutan mo ang iyong sarili. Pero titigil na yan ngayon, gagawa ka na ng sarili mong priority mula ngayon. Napatitig ako sa mga mata kong hindi magkatugma. Kahit na sinabi ko ang lahat ng ito, isang mapanlin lang na boses sa loob ng aking ulo ang nagsimulang mang-insulto sa akin. Di lang pangit, kakaiba din ang mata mo. Ang ganda daw ng mami mo pero mami mo yun. Lahat ng nakilala mo ay kinasusuklaman ng mga mata mong iyon. Namuo ang mga luha sa gilid ng aking mga mata nang maalala ko kung paano ako nabuli dahil hindi ako katulad ng iba. Tinawag akong weird, exotic, at minsan abnormal dahil sa pagiging ako. I used to hate my eyes since everyone hate them. Ngunit isang araw, napagtanto ko na mas mabuti na magkaroon ng kakaibang mga mata kaysa sa wala. Gagawin ng mga bulag ang lahat para magkaroon ng paningin. Hindi ko dapat I take for granted kung ano ang namamatay sa iba. Ako ay pinagpala na magkaroon ng isang pares ng mga bihirang mata na nagbigay daan sa akin upang makita ang kagandahan ng mundo at hindi ko dapat ikahiya ang mga ito. Mariin kong sabi sa sarili ko, pinatahimik ang mga masasamang boses sa aking isipan. Hinawi ng aking mga daliri ang pagkakatali ng buhok, pinalaya ang aking itim na buhok sa hating gabi. Humampas ito sa bewang ko. Pero imbes na magmukha akong seductress, nagmukha akong sedako, isang hindi kaakit-akit na multo mula sa balon. Umiling ako at inalis ang tingin sa salamin. Hindi ko na gustong tumingin sa refleksyon ko. Ako kung sino ako, at ang pagtitig sa salamin ay walang magbabago. Sa wakas, hinubad ko ang aking pangilalim na damit at umakyat sa tub para maligo. I purred like a wildcat nang bumalot sa katawan ko ang init ng milky water habang tumutugtog sa phone ko ang kantang Love is a Beach. This is the most satisfying soak I ever had, naisip ko habang kinakagat ko ang red velvet cake mula sa tinidor. Pagkatapos ng kamatayan ni Mommy ay nakaramdam ako ng matinding kalungkutan ngunit ngayon, medyo nabawasan ang stress na namumuo sa loob ko. Sabik na dinala ng mga daliri ko ang alak sa uhaw kong labi, at sunod-sunod na malalaking lagok, na parabang tubig ang iniinom ko hindi alak. Ang aking mga daliri sa paa ay kulot sa kasiyahan, habang ang nakakahumaling na mapait na lasa ng alak ay naglalakbay sa aking lalamunan. Sa sandaling ito gusto ko lang kalimutan lahat ng problema ko, at magpanggap na wala. I deserved a moment of peace bago ko muling harapin ang realidad. Nang tuluyan kong ibaba ang bote ng alak ay wala na itong laman. Naramdaman ko ang pag-ikot ng ulo ko, at nagsimulang lumabo ang paningin ko. Mababa ang alcohol tolerance ko, at malakas ang alak mula sa hotel at agad itong nagkakaroon ng epekto sa aking sistema. Ayokong mag-aksaya ng pagkain, inubos ko na lang ang natitirang cake sa plato, at inilapag ko na lang kapag isang na lang ang natitira. I swear magsisisi ka na hiniwalayan mo ako, Gabriel. Sumigaw ako para ilabas ang frustrations ko.
Sa tingin mo ba mas magaling si Angela kaysa sa akin? Maghintay ka na lang na makita mo ang tunay na kulay niya, at ihuhulog mo siya na parang mainit na patatas gaya ng ginawa mo sa akin. Sana marinig ako ni Gabriel, para malaman niya man lang ang nararamdaman ko. Tumawa ako ng hysterically at kinuha ang bote ng alak, uminom hanggang sa matapos ang pinakahuling patak. Nag-init ang pisngi ko at parang may apoy na lumalabas din sa hininga ko. Ganito ba ang pakiramdam ng lasing? Hindi ko alam pero mas gumaan ang pakiramdam ko dahil sa unang pagkakataon sa buhay ko, hindi ko na kailangan pang pakialaman kung anong mga salita ang lumabas sa bibig ko. Hindi nagtagal ay natagpuan ko ang aking sarili na kumakanta, at ito ay napaka out of tune na maaaring makabasag ng mga salamin na bintana, ngunit hindi ko napigilan. I was singing at the top of my lungs, nagtataka kung bakit hindi pa ako nahuhuli ng pulis dahil sa pag-istorbo sa kapayapaan. Maya-maya pa ay namamaus na ang lalamunan ko at napagod ako sa pagkanta. Sa wakas ay lumabas ako mula sa tub na parang lasing na diyosa. Muntik na akong madulas nang dumampi ang mga paa ko sa basang sahig, pero buti na lang nakahawak ako sa tub para mabalanse. Binanlawan ko ang mga bulan na dumidikit sa katawan ko sa ilalim ng shower. Nanatili pa rin sa balat ko ang matamis na amoy ng gatas, rosas, at honey. Nakaka-relax ang bango, kaya gusto kong matulog, at handa na akong matulog. Lumabas ako ng banyo, dahan-dahang ibinalot ang kaunting bath towel sa hubad kong katawan. Who cares kung may makakita sa akin? Mag-isa lang ako sa kwarto ko. At dito na po, nagtatapos ang part 4 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and ingat po tayong lahat.